What's up mga ka-O-Sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Ginebra versus Blackwater nga ang topic natin ngayon mga ka-O-Sports. Mapuputol na kaya ang 4 straight losing streak ng Ginebra? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago nga natin yung pag-usapan ng gusto, pakisuportahan naman ang akin channel sa pag-like at subscribe na din para lagi kayong updated pag may mga latest akong videos. Tara at pag-usapan na natin yan. Naging mainit nga agad ang shooting ng Ginebra. Tapos si Brownlee, maganda agad pinakita niya sa umpisa pa lang ng laro. Pagkatapos si Arvin Tolentino naman ay nakadalawang 3-point shot agad. Magandang sign nga ito sa Ginebra dahil nakaalago agad sila at nakakuha nga agad sila ng momentum sa first quarter pa lamang. Tingin ko nga ay gustong bumawi talaga ni Brownlee dahil sa ilang games na maalat na laro niya. Kilala naman kasi ni Brownlee na legit scorer at facilitator at the same time. Kaya malaki ang tiwala sa kanya ni Team Cone at lalo na yung kanyang mga teammates. Tumulong nga din si Jeff Chan sa magandang performance ng Ginebra. Nakakuha din siya ng dalawang sunod na 3-point shot at isa nga din sa inaabangan ng Ginebra to. Dahil siya din ang inaasahan na pumutok off the bench ng Ginebra team. At dun nga kinapos ang Ginebra sa past few games nila. Kaso nga lang, may hindi nga lang inaasahan na bagay. Natapilok nga siya sa isang coaching staff ng Blackwater sa pagka-score niya. At yun nga ang nakakapanghinayang. Kasi nakuha na nga ni Jeff Chan ang momentum niya. Tapos bigla siyang napalabas sa court. Natapos nga ang first quarter na lumamang ng double digits ang Ginebra. Sa second quarter naman mga ka-O-Sports, nagpatuloy pa din ng magandang shooting percentage nila. Tapos sinamaan pa nga ito ng magandang depensa ng Ginebra. Napansin ko nga mga ka-O-Sports, talagang gigil ang Ginebra na manalo sa game na ito. Dahil first time sa career ni Coach Team Cone na magkaroon ng 4 straight losing streak. Kaya kahit nga si Coach Team na dismaya nga din talaga. Delikado din kasi yung standings nila. Kaya must win ito sa kanila. Kaya siguro nag-step up talaga yung sinong ipasok niyang players. Kahit mga bench player pa ito. Ang isa nga sa mga ikinagulat ko nga mga ka-O-Sports ay pinasok nga bigla si Sydney Onwubere. At siya din ang pumukaw ng second quarter para sa Ginebra. Sa pagkakalam ko kasi nasa injury list nga si Sydney Onwubere. Tapos nagulat ako bigla na nga lang siyang pinasok. And then, simula nga nung pumasok siya, nakakontribute nga agad siya ng 7-point straight. Isa din ako sa mga natuwa dito mga ka-O-Sports dahil nabigyan nga ng playing time yung mga bench players. Nakaalagwa nga kasi agad sila at nakalamang ng 20 points simula pa lang ng second quarter. Ang kagandahan nga din mga ka-O-Sports, kahit bench players nga yung nasa loob ng court, napanatili pa din nila ang ganitong kalaking kalamangan. Tapos nabigyan pa nga ng chance yung iba. Lalo na nga si Onwubere. Need lang niya kasi ng playing time talaga at confidence. At sa malamang, makakapag-contribute talaga siya sa laro. Sa third quarter naman mga ka-O-Sports, ay naging maalat pa din ang performance ng Blackwater at yung import nila na si Glover. Hindi pa din makabuelo ng maayos. Last game pa naman, nakakuha nga siya ng 39 points. Tapos ngayon, hirap siya makiscore sa Ginebra. Siguro, naiilang din siya sa depensa sa kanya ng mga big man ng Ginebra. At na-check na nga agad siya simula pa lang ng laro. Tapos, sabayan mo pa nga ng crowd ng Ginebra. Kaya, yun ang isa sa dahilan na nakikita kong dahilan kaya hindi nga naging maganda ang performance ni Sean Glover. In fact, less than 10 points lang siya nung natapos nga yung third quarter at isa nga daw ito sa mga bad games niya dito sa PBA. Pagpasok naman ng fourth quarter, lumamang na ng 31 points ang Ginebra at medyo nakampante na ang Ginebra at nilabas na nila yung mga starters nila. Pero hindi nga sumuko ang Blackwater. Na-force nila ng tatlong sunod na turnovers ang Ginebra. Nakagawa nga sila ng 12-0 run at napababa nga nila ito ng 12 points. Naging maganda nga yung laban ng fourth quarter mga ka-O-Sports. Kasi dito makikita mong lumalaban na nga yung Blackwater at nagkakatrill na nga yung laro at hindi na naging bored ng mga fans at nagkabuhay na nga din yung Inari Center dahil sa run na ginawa ng Blackwater. Ginaya nga ng Blackwater
yung never say die attitude ng Ginebra. Tapos, ito nga si JV Casio nga ang nag-lead na Blackwater dahil sa maganda niyang performance. Nakawalong 3-point shot nga itong si JV Casio. Malaki nga talaga ang naitulong niya dahil naging leader na nga siya ng kanyang koponan. Sayang lang at kinapos ang Blackwater at nagwagi nga yung Ginebra. Ang napansin ko lang mga ka-O-Sports ay binababad na nga sa crucial games itong si John Pinto. Hindi lang ito yung unang beses na nangyari ito, kundi twice na ito nangyari na ginawa nga ni Coach Tim. Tingin ko lang mga ka-O-Sports ay gusto niya nga masanin na si John Pinto sa mga crucial games at nakikita niya na ito ng potential at malaki ang may tutulong niya dahil sa kulit niya sa depensa na gustong gusto nga ni Coach Tim at hustle player din siya. Malaki din ang may tutulong niya sa playoffs once nakapasok na nga sila doon. Kahit sabihin mong naka 0 points nga itong si John Pinto sa Blackwater, ay maganda pa din ang naipakita niya dahil sa pagiging hustle player niya. Pero para sa inyo ba mga ka-O-Sports, binibigyan ba talaga ng chance si John Pinto ng mahabang playing time para masanay siya or nagkataon lang na tinatapatan lang yung matchup ng kalaban? Mag-comment lang kayo sa baba mga ka-O-Sports. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. Peace out!